So, ngayong araw is magluluto tayo ng napaka-special na na pagkain. So, very special to kasi secret recipe to ni Mama. So, ano ba ang lulutuin natin? Ang lulutuin natin is beef caldereta. So, pupunta lang kami sa grocery saglit para bumili ng mga recados kasi kulang pala yung mga ingredients namin dyan sa kitchen. So, tara! Grocery na tayo! So, ayan, nandito na po kami sa grocery. Pero before po kami dumaan dito, pumunta muna kami sa Bow & Wow para bumili ng surprise and pasalubong para sa aking fur baby na si Chewy. Since hindi po kami ganong nag-stock kasi ng vegetables sa bahay kasi bihira lang din kami magulay. So, kaya puro vegetable yung napamili ko ngayon. So, eto, 7-Up and tomato sauce as well. And syempre, hindi mawawala ang pineapple juice sa ating caldereta. After this, kuha na lang ako ng liver spread saka keso. Pero wala silang Reno liver spread eh. Siguro sa ibang tindahan na lang din. Ikot-ikot muna kami. So, kakatapos lang po namin mag-grocery. So, namili lang kami ng mga recados para sa beef caldereta. So, ito, pa-uwi na rin kami. Sobrang lapit na lang. And ang pang hinihintay natin. Pag-uwi natin, mag-unload na and magluluto. So, eto na. Let's go! So, ito po yung recipe natin para sa beef caldereta. Siyempre with soy sauce and salt and pepper. Ayan po, lagay na lang natin sa pot yung baka and meron lang din akong buto-buto dito na nikap. So, pampalasa din yun sa stock. Ayan po, lalagay na po natin yung bawang sa sibuyas. Then, yung laurel or yung bay leaf din po. And syempre, pineapple juice. 1/4 cup lang po yung ginamit ko dito. Nakalimutan ko po pala, naglagay na ako ng konting 7-Up. Lagay na din po natin yung asin sa paminta. Ayan po, maglalagay na po ako ng konting toyo. Siguro 1/4 cup lang po ng toyo is enough na po. Magdadagdag lang din po ako ng konting 7-Up kasi kinulang yung pagkalagay ko kanina. So, ayan. Lagay na natin ng konti. Dapat po pala yung flame setting natin is to medium to low heat po kasi iniiwasan po natin mag-shrink ng maigi yung karne. Then, itong mga pula-pula po na to is hindi pa galing po sa karne. Galing pa to sa 7-Up. So, ihalo lang po natin siya. Then, ayan, pakuluan na po natin. Then, habang pinapakuluan po pala yung karne, wag po natin kalimutan na i-skim yung sabaw. So, ayan, mix lang po natin para hindi masunog yung ilalim. Almost 3 hours ko din po siyang pinakuluan. And, kung mapapansin nyo po, nag-reduce na din yung sabaw niya, yung liquid niya. And, ayan, malambot na yung taba and yung karne. So, ready na po tayong mag-isa. Igisa na po natin yung bawang saka sibuyas. Na po pala, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button below po. And don't forget to like this video as well. Ayan po, isote lang natin maigi yung bawang sa sibuyas. And if okay na po, maglalagay na tayo ng 1 tablespoon ng Reno liver spread. So, ayan. So, ayan po, igisa lang natin maigi yung liver spread saka yung bawang at sibuyas. If okay na po, maglalagay na tayo ng carrot saka patatas. Tapos, igisa lang din natin siya until medyo lumambot or maluto siya ng konti. Tingnan din po palang iprito itong carrot saka patatas. Pero ako kasi medyo mas gusto ko yung ginigisa muna siya. And, since luto naman na yung karne natin, so, igisa lang natin maigi para hindi rin madaling mapanis yung ating pagkain. Ito po palang buong recipe na to is turo sa akin ni Mama.
dahil medyo malambot na yung gulay natin, pwede na natin ihalo yung karne. So, yan, igisa na natin siya. At this time po, pwede na natin ilagay yung bell pepper and syempre yung sili. And then, isauté lang natin siya para maiwasan yung pagkasunog sa ilalim. Ayan. And para ma-mix well yung ating mga ingredients po. Siya nga po pala, huwag po natin itatapon yung stock na pinagpakuluan natin ng karne kanina dahil yun po yung gagamitin natin as pampalasa sa sarsa natin dito sa kaldereta. So, ayan, maglalagay na tayo ng tomato sauce po. Konting tomato sauce lang po yung nilagay ko dito kasi ayaw natin yung kalderetang maasim. So, ayan, igisa na natin siya ng maigi. Ilagay na din po pala natin yung stock o yung sabaw kanina ng karne dito sa ating inigisang karne. Nga po pala, if so far nagugustuhan nyo tong recipe natin sa kaldereta, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong video or i-share sa mga family ninyo or sa loved ones nyo po. Maraming salamat po! Maglalagay lang din po ako ng 1 cup of water para mag-balance out yung lasa ng ating kaldereta. Tapos haluin lang din natin and let it simmer po. And this time, maglalagay na tayo ng keso. Then haluin lang natin siya until matunaw and simmer ulit until maluto ang ating kaldereta. Don't forget po to comment down below kung anong gusto nyong recipe ang ma-feature ko dito sa YouTube channel ko po. Diba ang masarap po sa kaldereta is yung nagmumantika and thick yung sauce niya. And syempre, cheesy. Grabe, ang sarap. Parang gusto ka nang kumuha ng kanin at kumain na lang din. So, ayan po, paluto na yung kaldereta natin. Grabe, ito yung exact recipe na ginagawa ni Mama sa kanyang kaldereta. Sobrang sarap, promise. Ito na po ang beef kaldereta na secret recipe ni Mama. So, kain na po tayo. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye-bye!